Hi friends! Welcome back to my channel! Nakikita nyo ba ang nasa table ko? Well, ito lang naman si Exodia, the Forbidden One. Nauna itong nakita dun sa naunang Yu-Gi-Oh na series, kung saan ginamit ito ni Yugi para matalo si Kaiba. Naalala nyo nung kinidnap ni Kaiba si lolo ni Yugi kasi nasa kanya yung pang-apat na Blue Eyes White Dragon na na-print. Eh, pinunit niya yun, di ba? Kasi gusto niya siya lang may Blue Eyes White Dragon. Then nilabanan siya ni Yugi gamit yung deck ni lolo niya. At si Exodia nandun sa deck na yun. Si Yugi yung pinakaunang nakabuo ng limang parts ni Exodia. Sa rulings sa Yu-Gi-Oh, kapag nasa yun na yung limang parts ni Exodia sa kamay mo, automatic, panalo ka na. Ngayon, ito yung deck ko na ginawa paano magamit yung method na yun para manalo. So parang draw power na deck ito para mabuo mo yung limang parts ni Exodia sa kamay mo. So simulan natin guys. Ano bang deck recipe ni Exodia na ginawa ko? So una, syempre dapat yung limang parts ni Exodia nandyan. Si right arm of the Forbidden One, left arm of the Forbidden One, right leg of the Forbidden One, at si left leg of the Forbidden One. At syempre yung ulo niya, si Exodia, the Forbidden One, para mabuo yung limang pieces. So syempre, ngayon, tig-isa lang ang pwede sa deck kasi yun yung ban list. Isang card lang, isang kopya lang ng isang card sa deck, yung Exodia. Then, tatlong maxi. Ngayon yung tatlong maxi, ang maxi effect niya, kapag may na-special summon sa kalaban, pwede mo siyang i-discard. Then every time na mag-special summon siya sa turn na yun, mag-draw ka ng card. So draw power ito para makabunot ka kung ilang beses siya mag-special summon. Gaya ng kung ginagamit niya is X-Saber or Six Samurai, mapang-special summon yung mga deck na ganun. So tatlo yan. Then tatlong Blue Eyes White Dragon. Alam ko, kalaban ito, kay Kaiba ito, pero malalaman nyo rin bakit may tatlong Blue Eyes White Dragon ito. Hello. Ay, isang Blue Eyes Tune Dragon. Nung nakuha ni Pegasus yung Blue Eyes, ginawa niya itong Tune Monster, kaya nabuo si Blue Eyes Tune Dragon. So isa lang, bakit kaya nandito yung sa deck, alalaman nyo mamaya. Then dalawang, the White Stone of Legend. So ito yung tuner na level 1 ni Blue Eyes, na kapag napunta sa graveyard, add ka ng Blue Eyes White Dragon from deck to hand. Dalawa. Then tatlong card D. Ang effect ng card D, kapag nasummon sa field, pwede mo siyang i-tribute, then draw 2 cards, end phase ka na agad. Hindi ka na pwedeng mag-battle phase or mag-set ng ano pang card. Ito yung card, actually card dito ni Yuma Tsukumo. Hindi ako nagkakamali. So draw 2, parang path of greed, di ba? Then Royal Magic Library, 3. Ang effect ng Royal Magic Library, every time na may naka-activate na spell card, 1 counter. Then kapag tatlo na yung counter niya, pwede mo tanggalin yung 3, draw ka ng 1 card. Malakas yung defense yan, 2,000. Parang si Mystical Elf ni Yugi. Then, tatlong Swift Attacking Scarecrow. Or Swift Scarecrow yung pangalan dito. Kapag dinirect attack ka ng kalaban, pwede mong i-discard. Then, end the battle phase agad yon. Quick effect. So, di na siya makaka-attake. Ngayon, sa mga spell card tayo. Ito ang tatlong Toon Table of Contents. Pang-toon na deck ito. I-activate mo to, add ka ng isang tune na card. So, ang point niyan, kapag isa lang nasa kamay mo, syempre mas maganda isa. Para i-activate mo siya, add mo yung isa, then i-activate mo naman, add mo yung isa, then activate mo, add mo na yung Blue Eyes Tune Dragon. So, pambawas lang ng deck para konti lang yung kailangan mong i-draw. Then, tatlong Path of Duality. So, pick up 3 cards from the top of your deck, then pick ka ng isang card, then yung dalawa, ibalik mo sa deck, shuffle, then bawal kang mag-normal summon sa turn na yun. Pero once per turn mo lang din siya pwedeng gamitin. Pero at least makakapamili ka kung ano yung mga card na kailangan mo. Then, tatlong Shattered Path of Greed. Yung Path of Greed kasi ban na. Eh, pero gumawa sila ng bagong card na basag na Path of Greed. Ang effect, continuous na spell card ito, pag nasa field, every time na nag-draw ka, sa normal draw mo, meron siya counter. Then, pag dalawa na yung counter niya, send mo siya sa grave, draw ka ng 2 cards. Then, tatlong trade-in. Effect ng trade-in, discard ka lang ng isang level 8 na monster, draw ka ng 2 cards. So kaya nga may Blue Eyes White Dragon at Blue Eyes Tune Dragon sa deck nito. Then isang Treasure of Harmony, discard ka ng isang dragon type na tuner, then draw ka ng 2 cards. Then isang Foolish Burial, send ka ng monster from deck to graveyard, isa.
Then gold sarcophagus, yung ginamit ni Yugi kay Atem para maban yung Master Reborn, pero hindi yun effect niya. Ito effect naman ito, mag-value siya ng isang card sa deck mo, then sa second standby phase after the activation, mag-add siya sa kamay mo. Usually, isang part ni Exodia, makukuha mo na. Then, isang one day of peace. Mag-draw kayong pareho ng kalaban mo, draw kayong pareho, then until the next turn, opponent's next turn, walang madadamage na sa inyong dalawa. Then, dalawang Scrap Iron Scarecrow. Trap card ni Yusei Fudo sa 5Ds. Kapag umatake yung kalaban, pwede mo itong activate, negate yung attack niya, then ang maganda dito, pwede siyang iset ulit. Pero ruling ng trap card, pag naset, hindi siya pwedeng i-activate ulit. So yan, yan ang mga card ng Exodia deck ko. So 40 cards para mabuo yung limang piece ni Exodia. So sana guys, nag-enjoy kayo. Then you may leave a comment kung meron kayong gustong mas malakas na card na pwedeng idagdag sa deck nito. At pwede nyo rin yung gayahin kung may mga parts din kayo. Pero kung may wala, kung anong meron nyo, pwede nyo naman ilagay. Actually, maganda dyan mga high defense na monsters para hindi kayo ma-direct attack ng kalaban. So, thank you guys. See you again. Bye-bye.